At ng tatlong ito ay tumpak na pinatunayan ng magkabagong siyensya na sa loob ng 40 araw ng pagbubuntis, ang bilig o ang embryo ay isang namuong dugo, mukhang linta at nakabitin sa mga dingding ng bahay bata sa sinapupunan. Pagkatapos ng yugto ng Alaka ay tumutungo ito sa yugto ng Mudga na nangangahulugan na nginuyang namuong laman at tumpak namang makikita sa mga ultrasound na nasa ganitong kalagayan. Pagkatapos ay binubuo ni Allah ang mga buto mula sa namumuong laman na pagkatapos naman ay binabalot ng laman ang mga buto. Sa panahong ito, 4 na pagbubuntis tulad ng nabanggit sa sinabi ni Propeta Muhammad na darating ang anghel at iihipan niya ang bilig ng kaluluwa nito, kaya ang sanggol ay nagkakaroon ng buhay at ang sinumang magpalaglag pagkalipas ng 4 ay maituturing na pumatay na mga buhay. Tinatayang may 50 milyong legal na pagpapalaglag ang nagaganap sa buong mundo taon-taon. Ngunit kung isasama pa ang hindi legal na pagpapalaglag ay aabot sa bilang na 100 milyon ang mga pagpapalaglag. Ang legal na pagpapalaglag ay nangangahulugang pinahihintulutan ng ilang mga batas na gawa ng tao ang gawaing ito. Ngunit sa batas ni Allah ay hindi ito pinahihintulutan. Ano pa kaya ang mas masahol pa sa kasalanan ng sangkatauhan sa pagpatay nila sa kanilang mga sariling anak na kahit ang mga hayop ay hindi makagagawa? Nasabi sa Quran na para silang mga alagaing hayop o mas masahol pa sa pagkaligaw. Pagkatapos ng 9 ay lalabas tayo mula sa sinapupunan na isang mumunting mundo tungo sa malaking mundo. Pagkatapos ay maninirahan tayo sa mundong ito ng ayon sa nakatalagang panahon na itinakda ni Allah. Pagkatapos ay tiyak na ililipat tayo sa isa pang sinapupunan, sa sinapupunan ng lupa na tinatawag na libingan. Noon ay sa bahay bata tayo nakatira, at ngayon ay sa puntod naman na kung saan ang ating mga katawan ay mananatili hanggang sa araw ng paghuhukom. Kapag dumating na ang oras, ay wawasakin ni Allah ang lahat ng nasa daigdig sa pamamagitan ng pag-uutos sa anghel na ihipan ng trumpeta na nilikha ng ugong na mas malakas pa sa 1,000,000,000 bombang atomiko. Pagkatapos ay bubuhayin ni Allah ang anghel upang ihipan muli ang trumpeta na bubuhay muli sa ating lahat, at tayo ay maglalabasan mula sa ating mga libingan, at iyan ang ating pangalawa at kahuli-hulihang buhay na hindi magwawakas magpakailanman.